This is Shadow Voice. We listen. We tell. We inspire. This is our book. Mahalaga na sa ating paglalakbay at pakikitungo sa mga komunidad na nagiging destinasyon ng ating paglalakbay ay mag-iiwan tayo ng marka. Marka na posibleng magdulot ng pag-unlad at kapayapaan. Yan po ang aming nasaksihan sa aming pakikitungo sa 72nd Infantry Gabay Battalion. Matapos ang limang buwang paghihintay ay naanin na rin ng mga sakop ng Maria Caridad Peace and Development Volunteers Association ang ipinanim nilang Adlai Rice dito sa Barangay Maria Caridad, Bayan ng Arakan, Lalawigan ng Cotabato. Sanay sila noong magtanim ng palay at mais sa kani-kanilang mga sakahan. Ngunit nang pumasok dito ang mga tropa ng 72nd Infantry Battalion sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ay ipinakilala sila sa Gawad Kalinga na siyang may bit-bit ng konsepto ng Adlai Rice Farming. Kaya mula noong taong 2022 ay niyakap nila ang Adlai at laking tuwa nila sa resultang kanilang nasaksihan. Pasalamat ko sa 72nd, sa Gawad Kalinga, sa OPAP na gipangunahan ni Sir JP Palma na natabangan ang among mga katauhan diri sa Barangay Maria Caridad sang livelihood gani nang nakatanom na og kanang Adlai Rice sa pagkaron harvest na. So nagpasalamat gid kami kay tungod nga natabangan ang amo ang mga katawhan, ang amo ang mga asosasyon, labi na gid sa BIPAT na nadugangan na ang ilahang pundo kay tungod sa livelihood gagihatag na maayo kaayo ang Adlai Rice. Pos nagpasalamat kami kay tungod nga naa nami basihan kay nakaharvest nami sa isa ka bisis. So kay ang amo ang yuta din ni kung sa mais lang o sa mga ordinaryo nga mga tanom nga mga ng mais o palay, murag dili na kaayo produktibo. Pero tungod sa adlay, bisag ka ng mahina na nga lupa, makita na mo nga ka ng tambok siya ba. Tapos naanay ideya ang mga katawhan karon nga nakaingon sila nga mo tanom pa pud ang mga pipila sang adlay. Taong 2022 pa rin ay tumulay ang 72nd Infantry Battalion sa paggawa ng pampublikong paaralan para sa sekundarya dahil ang eskwelahang namayagpag dito noon ay ang eskwelahang itinatag ni Father Pops Tentorio na ayon sa kanilang pagsasaliksik ay konektado sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ngunit ang unang gusali ay hindi kasya para sa kabuuang bilang ng mga estudyante. Kaya, kumilos na naman ang 72nd Infantry Battalion upang maitulay ulit ang pangalawang gusali na pinunduhan ng lokal na pamahalaan ng Arakan. Isang classroom lang sana ang magkakasya sa pondong inilaan ng LGU Arakan, ngunit hiningian nila ng tulong ang 52nd Engineer Brigade upang siyang magbigay ng mga tauhang gagawa. Kaya, mula isang classroom, naging dalawa ito. Laking tuwa po namin sa Army Engineers, lalo-lalo na po sa aming unit, sa 512 Engineer Construction Battalion, 52nd Engineer Brigade, na nakakatulong po kami sa kuan, mga mamamayan. Nang
Nabalot din sa takot ang bayan ng Magpet mula sa presensya ng New People's Army noong hindi pa ipinatutupad ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC ng Administrasyong Rodrigo Roa Duterte. Silang mga sakop ng indigenous peoples na nakatira sa mga kabundukan ng Magpet ang siyang nauunang nakararanas ng karahasang dulot ng NPA. Nais man nilang mag-aklas laban sa kanila, ngunit walang panama ang kanilang mga pana sa mga armas na bitbit ng NPA. Kaya, ibig nilang buuhin ang Bagani system na bahagi ng kanilang Indigenous Political Structure o IPS bilang bahagi din ito ng kanilang pangangalaga sa kanilang ancestral domain at mga nasasakupan. Mabuti na lamang umano at sinilip sila ng 72nd Infantry Battalion at do'y tinanong kung ano ang maitutulong nito upang makamit ang kapayapaan sa kanilang pamayanan. Tagumpay ang nasabing batalyon dahil ang pag-alalay sa kanilang mga sakop ng kanilang tribo ay nagtulak sa bawat kalalakihan nila na bumuo ng kalipunan ng mga Bagani. Ang mga tribo na amang gudris kabukiran, no, sayod manggitana. So ang NPA po, naapod gasuksok diha sa mga kabukiran. So sa unang panahon, bisan gani o naanang NPA diha sa duol na lang, pero tungod sa proteksyon sa mga sibilyan o mga tao, moabot ang mga army, so dili gyud siya masakpan nga tingana ba. So sa pagkakaroon nga naanay Bagani sa mga barangay na organized na, so medyo ni kunhod gyud ang NPA. Kasi siyempre moadto ang NPA sa barangay na naay Bagani, musumbong magyud sa sundalo. Kabahin sa 72nd, kami nagpasalamat gyud mig dako sir. Tungod kay nahingpit nga kaning nalinaw or na peaceful ang amuang lugar. Kagaya ng ibang batalyon mayroon sa hukbong katihan ng Pilipinas, makulay din ang naging paglalakbay ng 72nd Infantry Gabay Battalion sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi palulupig sa kanilang mga puso ang sinumpaang tungkulin ng pagsisilbing walang pag-iimbot at pakikipagbakbakang walang atrasan, maipagtanggol lamang ang kayumangging lahi mula sa kaisipang dayuhan na noon pa may kumikitil ng magagandang buhay. Bago naging maneuver battalion ang 72nd Infantry Battalion, sa headquarters ng Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City ay naging 2nd Military Police Battalion muna ito ng Military Police Brigade ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Binubuo ito ng mga personaheng nagmumula sa tatlong sangay nito, ang Hukbong Katihan, Hukbong Himpapawid at Hukbong Dagat ng Pilipinas, kabilang din ang Hukbong Kawal Pandagat at Hukbong Pamayapa. Pangunahing papel nito ay ang pagpapanatili ng disiplina sa lahat ng sakop ng sandatahan. Kalaunan, inilipat ang nabanggit na batalyon sa Upper Kalarian, Zamboanga City. Sabay-sabay nitong ginampanan ang pagiging enforcer na may kinalaman sa police function at ang pagiging maneuver batalyon para sa mga lugar ng Zamboanga, Cotabato at rehiyon ng Davao. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, binuwag ang Military Police Brigade. Kaya't ang mga personahe ng 2nd Military Police Battalion ay inilipat sa 3rd GHQ Battalion, General Headquarters Brigade Separate. Papel nito ay bilang reaction force para sa counterinsurgency operations sa Central Luzon. Taong 1988,
Sa 16 ng Hulyo, nabuong muli ang MP Battalion at pinangalan ng 72nd Infantry Gabay Battalion sa ilalim ng pangangasiwa ng 701st Infantry Brigade ng 7th Infantry Division. Si Lieutenant Colonel Alejandro Lasan ang unang battalion commander nito. Nang lumakas ang threat group sa mga bayan ng Santa Maria at Fami sa lalawigan ng Laguna at bayan ng Real sa lalawigan ng Quezon, inilipat ang Gabay Battalion sa Southern Luzon Command noong January 2, 1989. Ang main command post nito ay nilagay sa Barangay Labak, Real, Quezon at kalaunan ay na-redeploy sa Antipolo, Rizal. Pebrero 27, 1991, sa kasagsagan ng counterinsurgency campaign sa Cordillera Autonomous Region, inilipat ang 72nd IB sa lalawigan ng Ambra, kung saan nakaistasyon ito sa bayan ng Baquero. Taong 1993, sa buwan ng Hunyo, kasama na sa pinangangalaga ang mga lugar ng Gabay ang mga bayan ng 2nd District ng Ilocos Sur at ang katimugang bahagi ng Ambra. Dahil dito, nakaistasyon sila sa Ilong Tubo, Ambra. Bumalik ng Mindanao ang nasabing batalyon noong Mayo 4, taong 1995 dahil sa ginanap na national elections. Matapos itong gampanan ng tungkulin sa eleksyon, isinailalim sila sa operational control ng 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Tabak Division at hinawakan ito ang bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan Province at kanilang kinumprunta ang MNLF, MILF, Abu Sayyaf at Lost Command Groups. Upang matulungan ang 4th Infantry Division sa kanilang internal security operations, Oktubre 14 sa nasabi ring taon, nalipat na naman ang 72nd IB sa Davao Region. Itinayo ang kanilang command post sa Barangay Doña Andrea, Asunción, Davao del Norte. Saklaw nila ang buong bayan ng Asunción, New Corelia, Kapalong, Talaingon at Laak sa Davao del Norte, habang 3 bayan sa lalawigan ng Agusan del Sur. Noong nilikha ang 10th Infantry Aguila Division, noong 16 ng Agosto, taong 2006, binitawan ng 4th Infantry Diamond Division ang 72nd IB at inilipat ito sa kalilikhang division. Sa mga panahong ito, nahilang ng Kadri Battalion ang 72nd buhat ng ipinatupad ng Armed Forces of the Philippines ang konsepto ng Kadri Battalion. Kaya't noong March 1, 2004, ay nagsilbi na ngang Kadri Battalion ang 72nd IB at kanilang sinakop ang Sitio Quarry, Barangay Mapaang, Maco, na nooy nasa ilalim ng Comval Province at ngayon Davao de Oro. Noon, nasa 162 detachments at 55 companies na may mahigit 4,000 CAFGO Active Auxiliary Personnel ang kanilang pinangangalagaan at pinangangasiwaan. Kalaunan ay lumipat sila sa Barangay Tuboran, Mawab. Nanatiling Kadri Batalyon ng 72nd IB sa kalilikhang dibisyon, kaya mas lumawak ang kanilang nasasakupan. Nadagdag sa kanila ang mga lalawigan ng Davao del Sur, Soksarjen, mga bayan ng Magbet, Arakan, Antipas, President Rojas, Tulunan, Makilala at Kidapawan City sa lalawigan ng Cotabato at bayan ng Colombio sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Nadagdag din sa nasasakupan ng 72 IB ang mga bayan ng Loreto, Veruela at Santa Josefa sa Agusan del Sur. Epektibo noong November 1, 2018, ang 72nd Infantry Battalion sa pamamagitan ng General Order 1456 ay nagkaroon ng non-operational status, kaya't pansamantala itong naging Division CAA Affairs Unit o DCAW upang mangasiwa sa admin at operational control ng mga CAA sa 10ID. Noong Pebrero 1, 2019 naman, binalik sa pagiging maneuver battalion ang 72nd IB, kaya't ang mga CAA companies nito ay naipasa sa mga infantry battalions at naging bahagi sila ng mga Delta companies. Sa nabanggit ring buwan ay pinaupo ang pinakaunang commander ng 72 IB sa pagbabalik nito bilang maneuver battalion, si Lieutenant Colonel Ray Alvarado. Kanilang itinayo ang kanilang headquarters sa Barangay Pangawaan, Magbet, Province of Cotabato noong Pebrero 25, 2019.
naging bahagi ito ng operational control ng 901st Infantry Brigade noong ang brigadang ito ay nailipat sa lalawigan ng Cotabato. Iniata sa kanila mga bayan ng Magbet, President Rojas at Kidapawan City na dinidisturbo noon ng Guerrilla Front 53 ng SRC-3 at PBC ng SMRC. Mahigit 2 taon ang nakalipas, nagbago ang area of responsibility ng 72IB. Nanatili sa kanila ang Magbet at President Rojas, ngunit nadagdag ang mga bayan ng Antipas at Arakan sa province of Cotabato pa rin. Sumipa ang kanilang batalyon hanggang sa mga bayan ng Damulog, Kibawe, Dangkagan at Kitautaw sa Bukidnon upang habulin at kumprontahin ang Weekend Guerrilla Front 57. Kaya't itinayo nila ang kanilang batalyon headquarters sa Barangay Greenfield ng Arakan. Sa mga panahong ito, na-designate sa Philippine Military Academy Class 99 graduate Lieutenant Colonel Jose Regonay Jr. bilang Battalion Commander. Yung kinoconfront namin siya na Guerrilla Front 57, hindi namin totally na dismantle, pero in 2 years, at least naano namin siya, na-weaken. Nabawasan namin yung mga armas, nabawasan naman yung mga personalities na engage namin, and lumabas sila sa area of operation ko. Aminado ang liderato nitong si Lieutenant Colonel Regonay Jr. na hindi niya mapagtatagumpayan ang pagiging battalion commander kung wala ang mga kapwa niya commander mula sa iba't ibang kumpanya, mayroon sila at sa mga section ng batalyon na siyang gumagawa ng mga aktibidad nito. Sa kanila niya ito inialay dahil naintindihan niya ang paniniwalang ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang kabiguan naman ng isa ay kabiguan din ng lahat. Parang mawa ka lang ng itlog, hindi maluwag, hindi naman maigpit, tama lang. And yun yung ano, yun yung approach. May situational din yung approach, sir. May time na ikaw talagang magda-direct, parang mina-micromanage, pero kailangan eh, kasi in-assess mo, hindi nila maintindihan eh. May time na ibigay mo lang yung guidance, ibigay mo lang yung gusto mo mangyari kasi confident ka. Advanced din mag-isip, nakukuha niya yung gusto mo, pinapabayaan ko siya. Kaya ang tinitingnan mo eh, ito kailangan ko itong alalayan. Now, pag hindi ko pa supervise, kumukuha ako ng ibang officer, alalayan mo siya. Sa mga company commanders, na-brief naman ako niya ng mga classmate ko, ng mga nag-graduate na ng battalion commander, saka mga upper class. Sa observation naman nila, yung mga company commanders, nag-deliver yan eh, sa area. Bigyan mo lang ng task, ano yung purpose, ano yung timeline, mag-deliver yan. Then, i-supervision mo lang na konti. Bukod sa mga opisyal ng batalyon, kabalikat din ng battalion commander ang kanyang mga nasasakupang enlisted personnel. Kaya sa mga panahong may pagkakataong pwedeng sumali sa decision making ang mga ito, ay kinukuhanan niya ang mga ito ng kanika nilang mga palagay at paniniwala.
dahil ang pagpapatakbo ng batalyon para sa kanya ay hindi diktadurya, kung hindi teamwork, pagtutulungan na magriresulta sa isang matibay na operasyon. Dati noong tinyente ako, ang kausap lang ng mga batalyon commanders is officers. So ngayon, sa mga conferences namin, pinapa-join namin yung mga NCO. Mag-raise sila ng inputs, lalo na kung may ano talaga, may sense. Nung tinyente ako, sir, lalo nung company commander ako, pag hindi ako makatulog, nagigising ng maaga, pumupunta ako sa guard post kung saan nandun yung sentinel. Inubos ko lang doon yung oras, nakikipagkwentuhan. Anything po, doon mo nakikita yung ibang side ng batalyon mo, ng kumpanya mo. Nakikita mo na, ay, ito pala yung sentimento ng ganitong, at least nagkakaroon ka ng isang information. Ganito pala. Dahil maganda ang pakikitungo sa isa't isa, dahil may pagtutulungan, maraming tagumpay ang kanilang maililista sa talaan ng aktibidad ng kanilang batalyon. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Regunay Jr., nagkaroon sila ng 15 batalyon operations kung saan 21 armas ang na-recover. Umabot naman sa 4 na company operations mayroon ng batalyon na nagresulta sa recovery ng isang armas. Samantala, nasa 62 small unit operations ang naganap sa kanilang area of responsibility. Dahil sa walang humpay nilang paniniktik sa mga galaw ng New People's Army at Communist Party of the Philippines, mas maraming mga armas ang kanilang na-recover. Nasa 22 ang mga matataas na kalibre, isa ang low-powered firearm. Nasa 12 naman ang na-recover nilang improvised explosive devices. At nasa 16 na personalidad ng NPA ang kanilang napasuko. Subsub naman ang kanilang pakikipagkapwa-tao sa mga komunidad na nooy nababalot ng karahasan ng NPA. Kaya di maiiwasang magsagawa sila ng 3 punong barangay peace development summit, 4 na peace rally at 2 peace building seminar. Sa pagsipa ng taong 2023, hindi na naman nagpahuli ang 72nd IB kasama ang ibang kasamahan sa Philippine Army mula 89 IB at 88 IB sa isang pulong-pulong sa Sitio Gamot, Barangay Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Sa lugar kasi na ito, nagtatago ang kinukumpronta nilang Weekend Guerrilla Front 57. Tumulong din sila sa pagsasaayos sa mga benepisyong matatanggap ng mga sumuko ditong sakop ng Milisyang Bayan at NPA. Ang sundalo po, partner ninyo sa tanang panahon, kami po kauban nyo. Iba-iba lang, may iba-iba kami priority pero hindi po namin kayo pababayaan. Kaya na-request ko po ang presensya ng 88, na-request po namin ang presensya ng 89 para ma-experience po namin na kami po nagtatabangan para mahatag ang kalinaw diri sa inyong lugar. Ako lang ihanyo kanato mga kaigsoonan, kung naapa, delita mo siyor nga katong ilang ginagukod panahon unya na munaog sila sa sabakan sa gobyerno, dili na ta magpadala na sila mandamay kanato kung dili atong suklan sila. Nakita na ko nga mayo na ang dalan karon. Pagpatunay na siya na ang gobyerno seryoso sa iyang programa para makamapsay inyong kahimtang diri. No, musunod na ang mga kuryente, ang mga cell sites, ang mga programa nga magsunod, no? Walay musunod nga kalambuan sa atong sityo kung wala tay kalinaw o walay panaghiusa. Kinsa may musunod nga investor sa inyong komunidad kung padayon pagyapon nagkawatak-watak. Kaya kung nagkawatak-watak ta, siyempre di nato mabuo ang suporta sa gobyerno, nga diin ang gobyerno mabubo sa
kalambuan sa atong sityo o sa atong baryo. Atong formalisahon, yun pag-ayo ang atong mga gikinanlan na dokumento kung sa magaling para sa atong kahintan. Kay muna ang resulta sa kagahapon nga nahitabo dire na amang joy resulta busa karon kinanlan na atong klaruhon o limpyuhon. Dahil kabilang nga ang 72nd Infantry Battalion sa pagpapatupad sa National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict, hindi na sila nawawala sa bawat serbisyo caravan at groundbreaking ceremony ng mga barangay development programs ng NTF-ELCAC. Sa patuloy naman na pag-aaruga ng 72nd IB sa kanilang mga sumukong NPA, mga katuwang na kabataan at mga katutubo ay ipinatupad din nila ang 7 Youth Leadership Summit, isang deradicalization program at 2 IB Summit. Maraming taon ang nasayang nitong si Tatay Jose Saramusing buhat nang siya ay sumapi sa New People's Army. Hindi niya naalagaan ng maayos ang kanyang pamilya. Napabayaan niya ang kanyang kabuhayan at hindi niya nabigyang halaga ang sarili. Kaya't nang siya ay sumuko, alam niyang magbabalik siya sa kanyang simulain. Kailangan niyang buuhin muli ang kanyang pagkatao. At ito ay nagsimula sa paghingi ng tawad sa mga taong kanyang ginawa ng mali, ang kanyang sariling komunidad, ang White Kulaman. Nakipag-ayos siya sa kanila, sampo ng kanyang mga kasamahan sa Kilusan upang maging magaan ang kanilang pagsisimulang muli. Ngunit hindi ito magiging posible kung wala ang tulong at gabay ng 72nd Infantry Gabay Battalion. Pasalamat ko sa 72nd, nga sa unang panahon, giila dito mo si Lord, nga sila himpit na mong kaaway, pero sa tinuod ay pag-surrender na ako diri. Mura sila Ginoo nga nagsulbat sa akong mga problema sa mga kaso na akong nasa gawas. Ang 72nd, takot ko pasalamat sila nga na pasaylo ko nila sa akong mga kasipanan. Ug sila man gani ang 72nd, bandag posisyo sa mga kaso na akong atubang. Walang pagod din ang 72nd Infantry Battalion sa pagpapatibay ng mga programang iniatas sa kanila, kagaya ng pag-monitor sa mga People's Organization, Outreach Program, Pulong-Pulong, at Orientation Training ng mga Barangay Peacekeeping Action Teams. Ang mga sasakyang ito ay gamit na gamit tuwing may mga operasyon, kaya't mahalaga na maayos ang kalagayan nito at malaya mula sa anumang sira. Kaya, sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Regonay Jr., kanyang binalanse ang operasyon sa field at pangangailangan ng mga sasakyan. Marami sa mga sasakyang ito ay kanilang naparepair. Bukod dito, maraming silid din ang pinahintulutan nilang maipatayo. Ngunit, tinatanaw na inspirasyon ng kasalukuyang batalyon ang kanilang mga nagdaang commander dito dahil ang maayos na kalagayan ng kasalukuyang 72nd Infantry Battalion ay hindi magiging posible kung wala din ang gabay ng mga naunang commander kay Lieutenant Colonel Regonay Jr. na sina Lieutenant Colonel Alejandro Lasan, Lieutenant Colonel Gerardo Barrientos, Lieutenant Colonel Dario Quindoza, Lieutenant Colonel Raylindo Aninyon, Lieutenant Colonel Joshua Santiago, Lieutenant Colonel Victor Tan, Lieutenant Colonel Leopoldo Imbang, Lieutenant Colonel Roberto Angkan, Lieutenant Colonel Bienvenido Arquiza, Lieutenant Colonel Norman Zuniga, Lieutenant Colonel Lindon Paniza, Colonel Ruben Bashao, Major Charlie Saklot, Lieutenant Colonel Alexis Noel Bravo, Lieutenant Colonel Leonardo Solomon, Lieutenant Colonel Elmer Aterado, Lieutenant Colonel Michael Banwa, Lieutenant Colonel Luciano Cayman, Lieutenant Colonel Davise Christopher Mercado, at Lieutenant Colonel
Ray Alvarado. Kay gandang balikan para sa mga sundalong kagaya ng kasapi ng 72nd Infantry Battalion, ang mga tagumpay ng kanilang pagtutulungan, pakikipaglaban, pagsasakripisyo, mapanatili lamang ang kapayapaan at kaayusan ng mga lugar na iniatas sa kanila. Mayroon isang contractor dito, nagtayo ng project sa area ko. Hindi ko siya na-meet personally, pero after niya ma-accomplish yung project, tinawagan niya ako. Sabi niya, papasalamat siya. Although sabi niya, sir, hindi lang talaga tayo nagka-usap personally, pero gusto ko magpasalamat sa suporta na binigay mo. Sa yun, na babantayan namin yung mga equipment niya, na-implement niya yung project, na walang nangyari. Successful na implement. Yun, tapos na, walang nangyari, pati sa mga tao niya. Papasalamat siya. Initially, ang sinasabi dito ng mga tao, nararamdaman nila na okay na yung pagpasok namin, yung peace and order situation, ramdam nila. Friends, IDQers, thank you for watching this documentary. God be praised and God bless you all. May also God bless the members of the 72nd Infantry Gabay Battalion. Please like my Facebook page and please do subscribe to my YouTube channel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. This is John Paul Siniel. We continue to listen, tell, and inspire here on iDocu. This is a...